So welcome back mga tol ano sa aking video tutorial sa pagsasayos ng ating sasakyan van Hyundai Grace. So shout out nga pala muna sa Hyundai Grace Philippines ano. Ito yung part 2 tutorial natin sa pagsasayos ng ating van. So sa part 1 ayun, hindi ko muna kinabit yung ating alternator ano. Gawa ng kinakitaan ko ng mga minor problem pa. Gawa nga na may tagas yung ating ano, hose yung papunta dun sa ating alternator. Ang tawag dyan ay alternator vacuum pump oil inlet. So ipapakita ko, ito yung tsura niya. So yaman din lang na nakabaklas na yung aking alternator at malinis na yung ilalim. So nag-decide na rin ako na mag-change oil at magpalit ng ating air filter. So panoorin niyo po yung video na ito. Marami po kayo matutunan ano? So ituturo ko sa inyo pa paano mag-change oil at mga dapat gawin. Ayan, huwag nyo muna i-skip yung video para mas marami po kayo matutunan. So ito po, so ito po yung ating sasakyan ano? Hyundai Grace D4BA po yung makina. Ayan, inuna po na muna natin yung pag-change oil bago tayo bumili ng ibang pyesa ano. Kasi mas mainam na patuloyin muna natin, i-drain muna natin yung langis para pagbalik natin eh wala na natitirang langis ano. So magpa-flushing na lang tayo para mas mainam at mas makatipid pa tayo ng time. So ito yung una natin gagawin pag mag-change oil tayo. So punta tayo ilalim para makita niya. Ito yung prefer ko na lagayan ano, kasi wala akong planggana. Pero mahinam yung planggana, parang sumasakot ng lahat. Basta kakasya yung 4 liters kasi yung langis na ito ay 4 liters. So ayan. Ayan, pakita ko sa inyo yung tatanggalin ano. Punta kayo ilalim, jackan nyo muna katulad nyo yan. Lagyan ko ng jackstan ano, para sigurado pag nasa ilalim kayo. Ayan. Kailangan lagi tayong safety. Naka-jack na yan bago naka-jack stand na rin. Ayan, nakikita nyo yan. Yung bolt na yan. So, may oil pan. Yan yun. Tara, change oil tayo. Itong bolt na to, ano? Ito yung tatanggalin natin. Number yan, 17. Pwedeng back wrench ang gamitin nyo. Ayan. Or pwede rin naman, socket wrench. Ayan. So mas prepare ko to kasi mas nawa ako na maayos. Punta naman tayo sa taas, tanggalin natin yung oil filter. To. Itong tsurang baso na to. Nakakabit dito. Ayan, ito. Mismo buo. Karaniwan yung nabibili sa mga auto supply na pantanggalis yung ganito. Tsura, no? Ayan, saglitan lang yan pag tinanggal mo yan. Gaganyan mo lang yan. Pag sinasuot mo na, no? Ayan. Bago, sikwatin mo lang. Kung wala naman, alternative way, yung mga pinagpalta mo mga belt. Dahil may liabi ka, pasok mo lang dito, ano? Bago. Ito, palita ko sa inyo. Ayan, balik tayo. So masyado mahaba kasi yung liabi ko kanina. Ito ginawa ko. Mana pa maliit no, 19. Ito yung pump belt belt para dito sa aking power steering. Pinaglumaan ko. So ayan, pinutul ko na lang para mas maayos nyo makita no? Ayan, ganyan. Ganyan yung tsura nya pag kakalagay nyo. Pag ganyan. So ganun na yung pagtanggal niya. Okay. Ito yung tsura ng oil filter. So, kanina, ganitong ginawa ko. Always, ah. Ito. Ito yung posisyon ng liabe, tsaka ng ano ko, ah. So, pag pinasok niya yan, ganyan mangyayari niyan. Kung saan nakatuon-tuon direction na to, yun yung pabukas. So, ganyan siya. May ipit. Pag iniikot niyan, pak.
Ayan. Iikot din yan sasabay. So kapag paigpit naman, babaligtarin ninyo lang din. Ayan. Sa kabila naman. Ayan. Ganyan. Kita niya. Ganyan naman. Kapag paigpit. Okay. So, ayan. Mga simple tricks pag wala kayo na ito. Ayan. Ito kasi panigurado ito eh. Pag meron ka nito, nasa halagang 200 hanggang 300 pesos ito. May bilhin ninyo. So, ayan. Tanggal na. Okay na yan. Pang change oil mamaya. Ito nung ano. Oil filter. Kasi makikita nyo yung may trade ano. Yan yung kinakabitan ng oil filter. Kung nandito yung alternator na sa tabi niya. Nandito yung alternator bande. Bago siya nandun. Yan yun. Ito kung mapapansin nyo, no? Meron akong tubo dito. Ang purpose na ito, karamihan kasi pag mga biyero ng Baguio, no? Lalo na sa Baguio. Kasi ano doon is ayan lang ng mausok, no? So lahat naglalagay sila ng bypass na ganito. Nakonect ito sa may tambucho. Ito yung exhaust niya. Bago yun yung tambucho, di ba? Sa may unang pinakadugtungan ng exhaust ng tambucho. So nakabypass ito. Ang purpose nito ay pampalinis ng daloy ng tambucho, no, para hindi mamuhoy mga carbon. Dito lalagyan mo ng hose pack. Oh, sabay lalabas na rin yung mga tubig doon sa may tambucho mo. Lahat ng carbon 'yan, dadalo 'yan bago bubombay mo yung revolution mo, no. Yung pedal mo. So rev ka lang ng rev ay makikita mo sa tambucho mo. Umaagos niya yung mga carbon na namuo doon sa may pinaka muffler niya. Hanggang doon sa labas. So sa Baguio kasi ano sila eh, sa smoke belching ayun lang mausok. So pag mga diesel ganun talaga. Kaya pansinin mo yung mga sasakyan pag nakaparada yan sila, hindi nakapatalikod sa bahay o sa mga building, nakapaharap. So yung tambucho papunta palayo sa mga establishment. So ayun, mainam din dito sa Metro Manila para hindi ka mahuli, no, sa mga smoke belching. Yung parahin ka. So mayroon kang ito bypass, oh. Kada linggo naglilinis ako nyan, pinapasakan ko ng hose, tinutubigan ko yan. Minsan nakikita na ibang tao, oh, tumagas na yung ano mo lang, tubig mo sa tambuchong, may sira na makina mo. Minsan natatawa lang ako, hindi ko sila naiintindihan. Pero pag tumakbo ko, ano ba, naglinis ako niyang tubig. Tumakbo na ako, may maiwang pang tubig yan eh. Sumisirit dun sa ano, sa tambucho. Akala na sira, pero hindi. Dito yun, naglilinis ko siya ang tambucho. Para malinis yung tambucho nyo, ano. Hindi mo makakasira ng ano yan. Ang makina yan, gawa ng exhaust na yan eh. Napakalakas na yan, hindi gawa ng motor. Mainang motor, so baka pasukin nga naman, di ba? Ito hindi. Kahit punoy mo ng punoy niyan, kahit umawas pa yung tubig dito, lalabas siya. Gagawa ko ng video niyan, paano ko ginagawa to. So yun lang. So dito ako magpapagawa na ito. Sige, pagawa natin. Kapag boss, palagdagan ko sana ng 1 inch. Dagdagan? Dagdag ng 1 inch. Ano ba maganda, hydraulic na o yung ganyan pa rin? Patingin ng hydraulic na pre. Ay, mas mainam ba to? Mas mainam to kasi sa ganyan. Mas mainam to kasi sa ganito sa stock niya. Oh, tingin ba? Meron naman kami. Pero anong mas matibay? Itong stock na to o itong ganito na? Dito. Oh, yan na lang pre. Magkano abutin yan? Dagdag. Halagang 450. Ngayon, may tagos na rin kasi yun eh. So pang hydraulic na yung ano ko, pinalit ko. Kasi ano, may mga ano, mga naka-wave na bakal. Mas matibay yun. So hanapin nyo lang yung mga ganito, no, pindahan. Yan, makikita nyo yan. Pwede nyo pagawa lahat ng mga hydraulic hose ninyo. Power steering. Yan. Kung anumang mga hose, kaya nilang gawin yan.
Yan, sa tabi ng hydraulic hose yung radiator shop. Yan, dito ako nagpapagawa ang radiator ko. Kakatabi lang yan sila. Alabang sa Poti Road to. Basahin na. Yun. Haba na. Salamat. Okay na. Pasalamat ha. Yan. Basa natin yung support state. Harap to ng Phoenix. Ano na? Port state. Kaya kuya. Ako dito, Bobo Steve. Kamaba. Ay, lo, ilang sa ko? Anong kunin mo dito, Tom? Ayun, sa Smogana, kunin. Kung kasi, yan talagang original sa Korea. Eta? Ha? Walay mo na lang ito, pre. Ha? Walo. Dagdag ka pa apat. Reserva. Ha? Reserva, apat pa. Alin ko muna. Sige. Kasi bawa mo rin ako. Escalts ko muna. Okay. Binayaran ko, ano? 3-3. So, ito yung mga parts na nabili ko, ano? So, isa natin mamaya. Bili na natin, ano? Ayan. Yung ginamit ko lang na langis, no? Para sa ating makina, ano? Ayan, Caltex lang. Budget mill. Bago. Ito yung mga brand nila. Mga kinuha ako. Sa brake shoe, titanium lang. Ayan. Sabay ito yung oil filter. Bumili na ako ng air filter, bago. Then ito, national lang ating brake fluid. Bibleed tayo kasi gawa tayo ng preno mamaya. Bago ito, yung pinagawa natin sa hydraulic shop. Hydraulic hose, ano? Ayan. Lagang 450. Sige nila. Ano, check natin yung ayun yung langis natin, nakita niya. Pagbalik natin tapos na. Tulo na lahat. Flashing na lang 'yan. Kita niya. Sa pag-change oil kailangan natin mag-flashing ano. Flashing ibig sabihin, lalagay ulit tayo ng langis para bumaba uli yung mga natitira pang mga kulay itim-itim na langis, ano, mga wear and tear. So importante yun. Yung iba ginagamit nila itong gasolina panlinis. So sa akin langis lang din yung ginagamit ko, bagong langis para mas malinis, ano, para hindi mas delikado. Ayan, sarama na natin to, flashing tayo. So, saan ka mag-change oil, mag-flashing dito rin. Sa itaas na to. Tanggalin mo lang yung cover na to, ano. Ayan. Iyon ba ginagawa kapag nag-change oil, binubuksan nila to. Cylinder top cover, ano. Sabi dito nila ibubuhos. Mas mainam yun. Pero kasi gawa na nagbamadali ako, tsaka okay pa naman. Eh, dito ko na nasasalin. Flashing muna ako. 1 litro lang. Natin. Huwag nyo hayaan lagi nakabukas ito. Gawin ko kung naman mahulog dito. Sigurado. Ayun yung kukus naman ng pagkasira ng makina ninyo. Ano? May malagyan ng tela o pamunas o maliit na tornilyo. Ako, napakadelikado. May hita nyo kaya kasi pag binuksan ninyo to, dito yung rocker arm. Ano? Baka tumukod. Yari na naman. Laging problema ninyo. So ingatan nyo lagi nakasara yun. Itong cover na ito. Saka yung tura ng air filter. Ito yun. Ito. Ayan. Ayan yung air filter na. Sa L3 pareho rin ito. Ito yung digression na. Pareho lang sa L3 ito. Kailangan nyo lang ay plies. Long nose lang yung meron ako. So, ayan. Pumunta lang kayo sa ilalim, di ba, sa mga sliding, ano, sa mga ka-Hyundai ko dyan. Ayan yung, ano, air filter mo. Sa ilalim. Yan. Ito mismo.
right side sa may sliding ano door. Ayan, makikita nyo pinto. Ito yung gulong sa harap. Oh, ayan, nandito lang. Ayan. So ayan siya. Ihutin nyo lang to. So ayan lang, baklas na. Tinanggal ko na kasi ito bago tatanggalin nyo ulit itong isang to. Ayan. Ito yung magsisilbing lock para dun sa air filter natin. Ayan, salpak na natin to ating air filter natin. Okay, ito. Nakalimutan ko yung cover. So yan, binaklas ko ulit. Then ang pinakahuli, mismong cover niya. Ito, check nyo mga tol, ano, itong ano niya lagi. May gasket yan, ano, tawag dito. Basta yung rubber na to. Ayan, ah. Check nyo kung may tama o wala, ano. Kasi ito yung nagbibi, ito yung mahalaga. Para maklose na maayos ito. Pinakover na to kasi kapag dumaan ka sa baha, kapag ito may tama na, may hiwa-hiwa, ano. Eh, posible na mahigop niya yung mga tubig. May babalang na ito, ano. So, ay, yun pa yung magkakos ng pagkasira ng makina ninyo. So, check nyo lagi yan. Sa akin, okay pa naman. Kaya, diretso ko nilalagay ito. Ayan. Nga pala, ano. Pag mag-change cell kayo, so, dapat dispose nyo ng maayos, ano. In English, dispose properly, ano. So ito, nakalagay yan sa, ano, sa isang galon, ano, na may takip. Huwag nyo basta-basta itatapon kasi magkukos yan ng, ano, huwag nyo itatapon sa mga kanal o sa mga lupa, ano, ibubuhos ang basta-basta. Ito, ginagawa ko dito, nilagay sa ganito, bago sa mga auto supply, auto shop, mga nag-aayos ng sasakyan o sa mga nag-aayos ng motor, kinukolekta nila yan. May bumibili dyan. So, ibibigay mo lang yan doon. Iaabot mo lang sa mga mekaniko. Isasalin nila sa gitong lagyan din. May kita nyo yan. May nakabag na ganyan na kulay itim sa mga harap ng shop. Ano? So, yan. Libre lang yan. Bibigay mo lang sa kanila. Kaya hindi mo na kailangan magkalat pa. Ano? So, paboro sa kanila yan kasi binibenta nila yan. So, para wala kang kalat sa bahay. Pag naipong ko na yan, dadalhin ko na yan doon sa shop. Check na natin basin natin. Mabuksan na natin. Ah, tignan niya. Inilalabas niya ang langis itim pa rin, ano. Ayan. Kaya kung hindi ka magpa-flashing, eh, kahit bago yung langis mo, itim ka agad dyan. So, kahit pa paano, nabawasan siya. Habang iniintay natin na magtuloy na magtuloy yung langis, ano, sa flushing natin, kakabit na natin yung oil filter. Ayan. Sa pagkabit itong oil filter, buksan nyo lang yan. Bago may thread na yan dito, no. Sa tinuro ko kanina, ito yun, no. Dito may papasok. Sa oil filter, ano, pang Hyundai, pang L3, 456, D4BA, D4BX. May inham na bilhin nyo yun, may igse. Huwag yung mahaba. May version ito mahaba kasi pag mahaba, bangga dito, no. So, sa akin, pinili ko may igse para mas mas madali ipasok. Pero mali. Lalo ko nakakabit pa yung alternator mo. Ang hirap ikabit ng mahaba. Ayan. Sa pag-iigpit, ano, kanina ginamit ko panluwag ito. Pag wala kayong pang higpit at pagluwag, so ito yung solusyon, ano,
yung mga pinaglamahan yung mga belt. Pero ngayon sa ngayon, gagamitin ko naman ito, pangigpit. Para may demo ko rin sa inyo. Ano? So ayan, ayun yung itsura niya pag magigpit ka. Ano? Yung pangawit niya sa taas kasi clockwise tayo. So ayan, iikot mo lang yan, kita niya. Yun yung purpose na itong fuel filter na to. Ayan, may mga kanto siya. Ayan, di ba nakikita ninyo? Parang yung sa pera ng DOS dati. O, may mga kanto, di ba? Yun yung purpose niya para makatita na ito. Kasi kung plain na bilog lang yan, walang kanto, eh, hindi niya makakapitan yan. May igi. So, ayan, gagawin mo lang. Kusa nagli-release yan, kusa ang nag-ihigpit. Gawa kong demo mamaya. Dito hindi kailangan ng ganong kahigpit, ano? So okay na yan. Pakita ko sa inyo pa paano nangyayari yung paghigpit na. So ito yun, pinaglumaan ko. So ito siya, sabi ko yung mga kanto-kanto na to, ano? Yan, kasi kung purong bilog lang yan, ganito makinis eh, wala yung kakapitan. So ito siya kanina. Ito yung forma niya. Tandaan niya. Bago. Lalagay niyo yan dito. Pak, pag nakalak na. Bago pag sinuot ninyo, adjust na lang kayo pag ayaw pa rin pumasok. So pag pumasok ayun na. Isa pa. Isang ngipin pa na. Ayan, pag pumasok na, kita niya. Ayun na. Kasama siya. Ganun siya gumagana, ano? Ikot ko lang ng ikot. Balikan naman natin yung plastic natin. So okay na. Labas natin to bago takpan na natin uli. Alternator, kakabit natin. Sa pagkakabit nga pala nitong ano to, hydraulic hose na to, na pag pinalitan nyo. Pag may nakita kayong ganito, ano? Yan. Sabi nakasalpak to mga ano na to, washer na to, ano? Yan, tansu yan eh. Palitan nyo na rin kagad para sigurado. So bumili na ako isang set. Ito yun sya. Yan, makikita ninyo. Palitan nyo na rin kagad. Nagsisilbi rin yan, ano eh, oil seal. Yan, mga brass na yan. Ganyan yan eh. Papasok mo to. Pasok mo yan dyan. Ganyan dyan. Papunta dun sa may kinakabitan ng oil filter. At yung kabilang dulo, ganun din gagawin mo. So ayan, ano? Para walang tagas. So same lang dito sa kabila. Ito yung papunta sa alternator. May ganyan din yan na tornilyo. Bypass din yan eh, sa langis. Makikita nyo may butas, diba? Naka-bypass yan. So, kailangan nyo magpalit ng ganito pag binaklas ninyo. Mainam na palitan nyo na kagad. Kasi para isang trabaho lang. So, ayan. Kabit natin. So, ayan, kakabit na natin. Ano? Dito siya nakakabit. Sa part na to. Naka-set up na to. Ganyan. Nasa muna natin. Kung gagawin nyo ito, mainam talaga nakatanggal yung alternator, no? Pag nagtanggal kayo ng alternator, check mo nyo na rin yan. Pero kung kailangan palitan, eh, madali nyo palitan. Kasi ang hirap pag nakalagay yung alternator. Masyadong masikip, ano? Ayan. Para isang trabaho lang. Kita nyo. Maluwag na yan. So, ang sarap magtrabaho kapag maluwag. So, bago nyo kabit, maglinis na rin kayo. Linisan nyo yung mga gilid-gilid.
para mas maayos kasi na trabaho, mas malinis, mas mainam, di ba? So okay. So itong nut na to kailangan niya dito 17. Ayan. Kabit natin, no. Kaya makikita nyo, diba? Bagong-bago yung hose na yan. Tibay pa. Wala akong tatagas pa yan, da? Okay. Oh, kabit na natin alternator. Ayan, balik tayo. Kabit na natin yung alternator pati yung mga wirings niya. So ito, gagamit ako ng heatsink tube. Kasi naman ito yung ginagamit ko para sa mga wire. Hindi ako gumagamit pag mga ganito ng electrical tape kasi nauubad katagalan na natanggal din eh. So ito, pakita ko sa inyo the best to na pangano sa mga wire ano. Eh, imbis na gamitin mo yung electrical tape. So, dito ka na lang. Ayan, may itsura niyan. Meron ding itim. Tawag ito, heatsink tube. Pakita ko pa paano ginagawa. Bukas na naka, ano na. Una ipapasok niyo muna ito, ano? Katulad ito ginawa ko. Bago i-slide ko na lang ito. Ganito. Yan. Tingnan niya may igya. Kaya pala siya tinawag na heatsink tube kasi kailangan niya ng init para mag-sink siya, no? So focus natin. Tingnan niya. Tingnan yung mangyayari ano. So ayun, pag naanaw ko siya ng lighter ano, nagsisink siya. So mas makapit yan kaysa sa electrical tape. So sa mga electronics dyan, alam nila yan, mas mainam to kaysa electrical tape. So kung gusto nyo pang doblehan, di, may nakabang pa akong isa. Ayan, para mas makapal. Mas safe pa ito. Gawa ng kahit 100 volts kaya niya. Eh DC lang naman to. So mas okay, diba? So ito na siya ngayon ano. Okay. Ah, ito na yung hose na kinabit natin no. Pinagawa natin, nakakabit na. So okay na. Bago na rin tong hose natin yung bypass. Nakabit na yung ating alternator. Good to go. Pwede na tayong bumiyahin na ito. Okay. Sali naman tayo ng langis. Ito yung gamit ko, Caltex Super Diesel Oil. Yan. C15W-40. So, pang budget pakla tayo, no? Magamit tayo ng imbudo. Ito yung ginawa kong imbudo. Ito yung ulo ng yan, no? Wilkins. Alagyan ng mineral water, 6 liter. Para hindi masayang. Kasi medyo marami-rami yun. So, para sigurado, no? Kailangan siguraduhin nyo, itong ginawa nyo yung imbudo ay malinis. Kasi ito yung pupunta sa makina nyo, no? So, kailangan malinis.
sabay, dito tayo magsasalin. Langis. Okay. Ayan. Masalin na tayo. Okay. Nilagay na tayo ng gasolina para sa motor. Tatabi natin ito. Magamit pa kasi ito. Then last one. Ito. Ang last naman, gagamitin ko kalahati lang. Para kung kulang man o kung sumobra man to, sigurado konti lang. Okay. Then, takpan natin. So, okay na. So, ganun lang mag-change oil. Kapit natin yun na. Yung hose ng radiator. So, kapag, ayun, sa nakarang video ko, ano, yung radiator natapon yung mga coolant natin. So, dapat ang bibiliin ko is Aisin. Ito. Maganda sana to. Kaso ang available lang dito sa amin, sa lugar namin ito. Ito lang, top 1. So, ito kasi try ko na rin to, pero mas okay talaga tong Aisin. Grabe. Yung palo ng thermometer na to, gauge. Ito yung kalahati, diba? Halos nandito lang. Nasa 9 o'clock. 10 o'clock. Halos talaga hindi siya tumataas. Mas prefer ko to. Gamitin. May hose ko. Pag sinalin mo. Ah, diba? Eh, top one yung available. So, ayan. Yung top one, okay din naman. Nga lang sa, sinabi ko eh, mas gamit ko na yung Aisin na talaga effective. Sakit lang. So, ayan. Ano gusto mo? Balagay natin sa reservo niya, no? Ay, tapon. Okay, salin na naman natin ngayon ng tubig. Hanggang sa mapuno. Pagsalin nga pala ng tubig sa radiator, no? Para talagang punong-puno siya. Pisipisilin nyo to, yung mga hose na to. Tsaka yung dito sa baba. Mas mainam to. Kata nyo, lulubog yung tubig. Mas madadagdagan pa. Ayan. Sulitin ninyo, no? Kata nyo, dami pa. Puno na naman siya. Pansin nyo pag pinipisil ko, no? Sasalinan pa siya. Okay. And then, reserva. Reservoir. Okay. Ano na? Okay. Good to go. So ayan, sana may natutunan kayo sa video ko, ano? Ayan, okay na okay. Pero bago ang lahat, check muna natin yung kanyang kuryente. Kung papasok, kung nag-charge sa kanyang baterya.
para may proof na talagang naayos natin yung alternator na. Wait lang ha, kakabit ka lang yung battery. Ayan yung ating voltage meter. Ang indicator nyo nakalagay ay 11.6. So, malapit na talaga. So, start natin. Start na natin. Try natin kukarga sa patayin ko muna ito. Accessories niya 13.6 direkta sa battery ah. Ayan, 13.6 din. Pero pag kinargaan ko 14.1, so okay yan, kumakarga. Okay, charger. Okay, okay na. So ayun. So bago matapos tong video na to, bigyan ako ng konting kaalaman ano, para sa mga biyaherong tulad ko ano, at din yung may kalumaan na rin sa sasakyan nila. So, ito, a tip ko sa inyo, mas mainam na meron kayong voltmeter sa inyong sasakyan, ano, para mas malaman nyo kung yung alternator nyo is okay pa ba, kumakarga pa ba na maayos o hindi pa, ano, malaga yan. So, ako, sa experience ko talaga napakalaga ng voltmeter. Yung voltmeter naman, kung ikakabit ninyo yan, ang pinaka the best way dyan is kakabit nyo rekta sa battery, ano, okay, magkakabit sa accessories. Kasi pag sa battery, doon nyo talaga malalaman kung papalo na maayos yung alternator ninyo, no? So, ang tamang reading dyan is 14.0 hanggang 14.1. The rest, kung mas mababa dyan, so, ibig sabihin sira yung alternator nyo, hindi kumakarga. Kung overcharge naman, nasaan yan? 14.7. Pag na-revolution mo naman yan, papatakyan ng 15, 16, 17, so overcharge yun. So, marami tayong dapat tignan kung overcharge yung alternator natin, ano. Yung unang mangyayari niyan nga pala, kung overcharge yung tinatapon ng alternator papuntang sa battery, pag umandar ka, malayo-layo ng tinakbo mo, mapapansin mo, naangamoy asido sa sasakyan mo. Yun yung cause ng battery pag na-overcharge. So, uusok yan, sisingaw yan. Napakadelikado nun. So, kung may dala ka pang bata, di, ayun. Yeah, napakalaga talaga may voltmeter ka. So, yung pinaka-cause ng ano, dapat nyo tignan kapag nag-overcharge yung alternator nyo. Halimbawa naman, bagong salpak nyo yung alternator, bago yung IC ninyo. Kasi ito yan eh. Ang IC kasi pag binili mo sa mga auto supply, ano, walang test-test yan eh. Diretso yan. Pag binili mo yan, di mo na pwedeng testing. Diretso salpak. So, nangangamba ka na baka sira yung nabili mo, no? So, sa experience ko naman, sa 8 years ako na nagpapalit, palit-palit kada taon ng IC, wala pa naman nabibiling sira. So, ganito. Pag nabili nyo na may IC nyo na bago at sinalpak nyo na maayos, nakakabit naman na maayos ng, ano, ng gumagawa ng alternator, una yung titignan dyan kapag nag-overcharge is yung socket ng IC. Socket plug. Ayun. Kasi pag hindi nakaayos ng saksak yan, magkakos talaga ng ano yan, ng overcharge. So, ibig sabihin, pag may sira yung plug na yon, kung may putol, o hindi nakasaksak na maayos, mag-overcharge talaga, makikita mo yan. Yun yung una-una mong titignan. Kung may tiwala ka naman sa pagkakabit ng alternator mo, no? So, gumawa ng alternator mo. So, yun. Then, pangalawa, wiring. So, yung pinaghanapin mo lang yung diluyan ng ano na yun, ng socket plug na yun. Baka may putol uli o grounded, dumikit na wire na. Yung pangatlo dyan, yung pinakamasaklap, kung yung nagkakabit ng alternator mo is talagang
ano rin sa trabaho, wala rin pakialam eh. Gusto lang kumita, ano. May naranasan kasi akong ganyan. Bago yung IC ko, ano, pinahinang ko sa kanya yung IC ko sa alternator. So, hindi maganda yung pagkakahinang. Nangyari nun, naisalpak na lahat-lahat ng mga andar na yung sasakyan. Bumigay yung hinang. Pak! So, yun. Nag-cause yun ng overcharge. Oh, napilitan pa akong huwag nang bumiyahe, bumalik na lang. Naghanap ako ng isang shop para matignan. Ano? So, yun, nakita nga namin. Yung pagkakahinang mahina. So, hindi ko mapit yung IC sa hinahinangan niya. So, paliwanag ko lang yung kalagahan ng IC. Ano? So, sama ko na rin yung cycle ng anong alternator para mas maintindihan ng lahat. Ano? So, basically, yung alternator, ganito yan. Binubuo ng rotor, stator, ng kanyang diode, and IC. So, ganito yan. Ang alternator po natin, pag umikot yung rotor niya sa stator niya, ang unang nilalabas niyan, AC, alternating current. So, walang polarity po yan. Kaya ginagamitan niya ng diode. So, ibig sabihin po niya ng diode, yan po yung, kumbaga sa electronic, ay bridge rectifier. Pag dumaan na po dyan yung AC, so, magkakaroon niya ng polarity, positive and negative sign, ano. So, yun yung purpose naman ng diode, ano. So, ito yung picture ng diode. Pagtapos naman sa diode, ngayon ibabato niya yan kay IC. Ito naman si IC, ang trabaho naman niya is bilang regulator, then siya yung nag-provide ng tamang voltage na itatapon para sa battery natin, ano. So, siya yung kinahalagahan na hindi mag-overcharge yung voltahe na ibibigay niya sa battery. So, tinawag siyang IC, ano, integrated circuit. So, ito naman yung dapat nyong gawin kung nag-overcharge yung alternator nyo, ano. So, makikita nyo yan kasi sa inyong voltmeter nag-overcharge yan. Tsaka mahalataan nyo, nangangamoy asido. So, yung loob ng sasakyan ninyo. So, yun yung nag-release yung battery na sumisingaw. So, pag ganun, tatabi nyo. Then, ang magandang gawin doon is ganito. Makikita nyo sa alternator, meron dyang wire na mataba. So, siguro mga ilang mm. Basta yung kinakabitan ng diode yun eh. Yun yung may nut na size 10. G's. Oh, yun yung wire na yun. So, hanapin nyo yun. Putulin nyo dun banda sa may passenger seats, may tabi ng driver, ano. Huwag kayo puputol mismo doon sa alternator. Kasi maraming bakal doon, eh, bago magkaroon ng short, ano. So, pag naputol nyo yan, kung meron kayong electrical tape, dibalutan nyo. Kung wala naman, pamunas. Ayun. May purpose yan, ba't pinuputol yun. So, kasi kapag ganito, pag pinutol mo, once pinutol mo yun, hindi nga siya mag-overcharge, pero ang gagana na lang is battery mo. So, lalo pa kung diesel ka, kailangan mo talaga yung battery mo yung nag-charge, ano. Pero kung since ganun nga, putol yon, yung battery mo higupin yun, nahihigupin sa malalobat din yun. So, meron kang voltmeter, yun yung kagandahan, ano. Yung voltmeter mo, doon mo ma-monitor kung yung battery mo meron pang laman, ano. So, makikita mo yan, papatake na sa 12.6. Pag umandar ka ng umandar, mga ilang minuto pa. So, bababa yan, 12.5, 12.4, hanggang 12.3. So, huwag nyo nang abutin maging 11 pa yun. Dahil pag 11 pa, wala na. Papatay na yung makina mo. So, mamatay na yun. So, dapat mga 12.2 pa lang gagawin ninyo. Ikabit nyo uli yung wire na yun. Hayaan nyo siyang mag-charge na naman. May monitor ka naman. May, ano ka, may voltmeter ka. So, makikita mo kung mag-overcharge ka na naman hindi. So, alalay ka na lang sa takbo. Kahit pa paano, nag-charge pa rin siya. Nga lang, datalay yung takbo. So, makukuha at makukuha mo pa rin siya. So, ngayon, kapag maangamoy na naman yung battery, tanggalin mo na naman siya. So, hanggang sa makarating ka sa pupuntahan mo, sa bahay mo, pauwi, o kaya sa shop, ano. So, ayan, hanggang dito na lang po. Marami pong salamat sa panonood sa aking video, no. Kung nagustuhan nyo po, ay maaari po sana na subscribe nyo po ako. Then, click nyo po yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong videos. Then, comment lang kayo sa baba.
Then, kung may mga ideas pa kayo na pwedeng i-share sa akin o gagawing videos, i-comment nyo lang po sa baba. Sana nakatulong po to sa inyo na. Maraming pa salamat.